address tayo ngayon, mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Rosemary Lane, Barangay Capitolio, kung saan dito may nagaganap na sunog sa kasalukuyan. At makikita natin ngayon na abala-abala itong mga fire truck natin sa mga oras na ito. No? So, yan. So, umaambun-ambun ngayon, mga kaibigan, pero ayun, yan, nagkasunog nga dito sa lugar nitong na Rosemary Lane, Barangay Capitolio. Doon sa pentak ibaba, ano, doon yung nagaganap yung nasunog sa kasalukuyan ay makalapak yung mga fire truck na natin. Yan. So, itong area na ito ay ang maraming bahay dito sa lugar na ito. Kita tayo sa katapata doon sa mismong nasusunog na area. Darating nga alam natin at ayun mga fire truck ay nakapila na nga doon mismo sa kalsada dito sa kahabaan ng Pasig Boulevard. At hanggang dito sa loob ng Rosemary Lane. So, ito na nga yun na mga tao sa kasalukuyan na nakikita natin. Itong mga firemen natin ay nagpapanika na at yung ilan sa mga taga rito. Yan, pakishare ang live video natin at dito nga yung nasunog na naganap sa Barangay Capitolio, particular dito sa Rosemary Lane. So, makita natin yung ulap dito. Ayan, ay medyo may usok-usok pa, no? Malayo tayo pa dun sa nasusunog na area. Susubukan natin na lumapit kasama itong mga fire na natin ang lungsod ng Pasig. O, mabilis naman na mga nakaresponde itong mga firemen natin. O, so, medyo malayo pa no, itong area kung saan nga ay may nagaganap na sunog. So, medyo natapos na nga. Nakalagay ko ay fire out na. Fire out na to. Naagapan agad to. Pero talagang yun mga truck ng mga bumbero natin dito sa lungsod ng Pasig ay talaga naman mabibilis nakaresponde. Yan. So, hanggang dito ay may hose. Yan, ito yung hose ng mga fire truck natin. Nandito. Okay. So, sundan natin itong mga fire truck. Ano? So, hindi na hat dito lang tayo yung mga bata, mga kaibigan na nagpapa-shoutout pa ano. At gusto ay ma-video pa nga sila, so puntahan nga natin yung area nung nasunog. So, ito, medyo siguro malapit-lapit na tayo, medyo looban na ito ano. Iskinita na. So, biligay niya siya. So, tapos na. So, ito, andito yung mga ano natin ngayon, mga firemen natin. Now, buti na lang ay mabibilis nakaresponde. Yan. So, yan. Nakalat na rin ang bubog dito sa dinaanan ko. Oh, ito yung mga firemen natin ngayon. So, hindi pa natin natatagpuan ano nakikita yung mismong bahay nga na nasunog. Pero yan, ayan, doon sa bandang taas, yan, may tao dyan, no? At mukhang meron na ginagawa doon eh. Ito yung mga firemen natin. So, pakishare ang live video natin. Baka may mga kamag-anak kayo dito sa lugar na ito. At nandito nga tayo sa Rosemary Lane, Barangay Capitolio. Hey, nandun sa loob. Lungsod ng Pasig. Sa kanila may barito dito sa area na ito, yung sunog. Ano? So, ito yung mga ano natin, mga firemen natin. Talagang ang bibilis nakaresponde. Andito ang Barangay Santo Tomas, Barangay Urambo, Barangay San Miguel. At halos lahat ng barangay ay rumisponde ng dito sa sunog na naganap. Dito sa Rosemary Lane, Barangay Capitolio. Okay. So, hanggang ngayon ay binobomba pa rin ng tubig. Teka, iwas tayo baka mabasa tayo. Diyan sa banday taas ng kaibigan ay binobomba pa rin ng tubig dyan. Hmm.
So tingin ko, Ma'am Irene Lati at Ma'am Rebo, tingin ko ay mga isa o dalawang bahay lang to. At hindi naman natupok ng gusto dahil naagapan agad to sa mga firemen ng lungsod ng Pasig. Yun. So ito yung fire out na to, ha? Pero talaga naman yung nakakabahala talaga pag kami nagaganap na sunog. Lalong-lalo na sa mga ganitong area, ito yung na talagang napakarami mga bahay dito at halos lahat ay light materials. So, kita nyo, ayun, tubig nga, no? Maagos nga dito dahil yan ay galing sa host ng mga fireman natin, kasabay na rin ang pagbuhos ng ulan. Yan. Okay. Yan. So umuulan na nga, ano, malakas ang ulan ngayon. Pero talagang nga, nagdulot din ng, ito, medyo nagbabaha na dito sa area. Yan. Buti na lang ay mabibilis dumating itong mga fireman natin ng lungsod ng Pasig. Okay. So, sir, sa inyo na area na natunod? Dito na. Inabot na lang, pero doon sa bandaroon. So, yun, no, mga kaibigan, nung nasa harapan ng camera natin yan, ito yung naabot na rin na masunog yung bandang likuran nito, no, hindi naman talaga totally na ubos yung bahay na ito, o natupok ng apoy. Pero doon sa likod niyan, dyan nga yun sinasabi nitong mga firemen natin, doon sa likod nitong bahay na ito, ay doon nagsimula talaga yung sunog, no, at doon talaga yan natupok siguro. So hindi pa rin naman natin nakikita, mga kaibigan, pero andito yung mga firemen natin ngayon at abalang-abala pa rin sa naganap ng sunog dito sa Barangay Kapitolyo. Okay. So ayan na. Okay, dito sa banda rito. Ayan. Dito tayo sa banda rito, no? Medyo umuulan nga. Magandang hapon po sa inyo. Dito sa area na ito, ayan. Sa likod nitong bahay na ito at maliliit nga o masikip ang mga daan dito at buti nga ay naagapan agad ng mga ano na ganyan. Nasunog? Mm-hmm. Sir, saan lugar po ba yung nasunog dito po ba sa likod nito? Sa likod, bahay sa likod po. Sa tapat ng cluster. Cluster. Isang bahay lang naman po. Doon nagsimula. Tapos yung mga yung kabigit, parang inabot na lang yata sa Kisame dumaan. Sa Kisame na lang dumaan. Yung iba. Ayun. So, ayun nga, ano, mga kaibigan, doon pala sa bandang likuran talaga nitong mga bahay na ito. Nagsimula ang ito. Maraming metro doon. At puntahan natin yun na sinasabi nga na pinagmula ng mga sunog kung makikita natin. Subukan natin, pero umuulan-ulan na. Na. Okay. Ay, dito pa rin yung mga firemen natin na pala pa rin. Pagpuksa nga ng apoy. So, dito sa likod, ano, ayun. Dito sa bandang dyan, likod na yan, ano, ayun pala, yun ang bahay. Yun, makita natin yung mga firemen natin dyan, sa itas yung mga bahay na yan. Ayun dyan nagsimula yung masunog. So, napakasikip talaga dito sa lugar. Okay na po. Para mapasok ko na. Hindi ka makapasok sa loob. Kasi ang
Wala na okay na. Wala na okay na. So masikip talaga yun na adaanan dito, kaibigan. Ito, nadaanan na rin natin itong sunog na bahagi ng Silacama ito. Na. Dito na ba? Nadyan ba nagsimula? Ayun, ano? So mga kaibigan, ito nga, ano, itong isang maisikip na daan na ito. Dito pala yun na pinakadaan ng area na nasunog. So, subukan nga natin. So, ayan. Okay. Sino ba nandun? Ano yun din yung pinag-umpisang kuryente? Taray? Diyan, ano? Diyan nagsimula yun na sunog, mga kaibigan. Bubos bahay namin, no? Bubos yung taas. Bubos yung taas ng bahay nyo. So, ubos nga raw yun na itaas ng mga bahay. So, yung nasunogan. Ito yung barangay Pineda naman, itong mga firemen na nakita natin ngayon dito. Na sila yun nandito sa loob mismo ng mga bahay na nasunog. So, inilalabas na nila yung mga ipinasok nga nilang post. So, masikip na masikip talaga itong area. Sa tao pa lang ay napupuno na ito. Ayan. So, mga kaibigan, yun na mga fire truck natin nandun sa labas. Ano, ang dami ng mga nakakilang fire truck natin doon. At yun, host nga lang ang talagang inilatag nila para marating itong area ng nasusunog nito. Malayo ito doon sa kalsada. Ayan. So, ayan at naglalabasan ng itong mga fireman natin. So okay mga kaibigan at subukan naman natin lumabas no? Dahil talaga napakarami ng mga tao ngayon dito yung mga residente dito sa lugar na ito no? Ng Barangay Kapitolyo particular dito sa ayan, nandito na, naglabasan na rin. Rosemary Lane, yun, nandito tayo sa Rosemary Lane. Barangay Kapitolyo. Ayan. Ito nga, yun mga... Ito, natipin nyo, napakalayo nung binaybay nitong hos na ito, no? Mula dun sa sunog. Kaya, no? Sundan natin yan. Ang haba niyan. So, ito yung unang pumasok na bumbero para marating agad yung sunog. So, talaga nga masikip yung daan. Ayan, no? Kasi, ano eh. Pasyataot naman! Pagka rito, nadaanan na rin natin. So, pababa yung lugar ng area na nasunog. Ay, okay na. Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you. So, saan? Again. Okay.
So mga kaibigan, hanggang sa ngayon ay naririnig ko pa ang mga fire trucks na nagdadating yan dito sa area. Sige po, sige po. Ayun. Wala po. Ayun. Dito. Baba na, ibababa. Mahaba, ano? Oh, sa Pasig News, oh. So ito yung mga taga rito nga ano, at nagbabalikan nga sa kanilang mga bahay. So, sila yung mga lumikas. So masikip talaga yung daan dito. Okay, so abante muna tayo. Ayan. Ayan. At dito na tayo sa pinakadaanan o kalsada ng Rosemary Lane. Ayan. Yung mga kaganapan dito ngayon. Natin dito yung mga fire truck talagang mabibilis na mga promiscuous. Ang daming fire truck na mga dumating. Hanggang sa ngayon ay may mga dumarating pa rin. So inuulit ko, andito tayo ngayon sa Barangay Kapitolyo. Kung napapansin nyo, itong building na ito, ito yung building ng Lumiere. Yan. So andito tayo sa tapat niyan. Dito naganap yung nasunog. Ito yung Barangay Kapitolyo. Rosemary Lane yan, mga kaibigan, itong pinasok natin na area na yan na nagkaroon na ng tunog. So mga kaibigan, pati yung mga ambulansya ng lungsod ng Pasig ay mga nagdatingan din dito. Mga fire truck talagang puno itong area. Yan. Yung kahabaan na yan ng Pasig Boulevard. Kaya ang dami dyan mga mga fire truck na nakapila talaga. Ayan. Okay. Ito yun isa sa maganda dito sa lungsod ng Pasig talaga. Kapag nagkatunod ay mabibilis makaka-respond dito. Pagtawag sa C6 niyan ng lungsod ng Pasig ay C3 pagtawag sa C3 ay mabibilis na tumatakbo yan mga yan. So mga kaibigan, ang status ngayon ay fire out na yun ang status ng sunog natin na naganap dito sa kahabaan nitong sa looban ng Rosemary Lane, Barangay Kapitolyo. At ito ay medyo nagdulot nga ng medyo nag-traffic dito. Ayan, oh. Okay. Nag-traffic dito dahil yung mga fire truck natin ay nakapila na dito sa kahabaan nitong Pasig Boulevard. Ayan. Okay mga kaibigan. Ayan, makita natin talaga nga nagdulot din ng traffic. Itong papunta ng crossing yan, area na yan. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang itong live video natin. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. At inuulit ko, mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa sunog, no? Dahil delikado talaga yan. Di bali mga manakawan, huwag lang masunugan.
hanggang dito na lang po at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update.